Praise God. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa Diyos po ang papuri. Ngayong umaga ay bigyan natin ng Diyos ng parangal sa pamamagitan ng mga awitin. Marapat siya sa ating pagpupuri dahil gumawa siya ng mabubuting bagay sa atin na hindi magagawa ng sino man. Pinagmalasakitan niya tayo ng higit na hindi magagawa ng sino man para sa atin. Pagmamalasakit na nagbigay sa atin ng pag-asa sa walang hanggan. Praise God. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Praise God. Bawi tayo ng isang mabilis na awit para sa Panginoon. Karaniwan, laging mabagal ang ating inaawit kapag kaumaga. Subukan naman natin umawit ng mga mabibilis na awitin para sa Panginoon. Praise God. Hallelujah! Dahil sa Panginoon. Kahit na mahirap, bigay ay walang kamatay. Dahil sa Panginoon, bago buhay. Natang sa kahitas o walang hanggan. Isang pa, dahil sa Panginoon, dahil sa Panginoon, payapa ang buhay. Sa amin ay umibig.
Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po sa ngalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Hayaan niyo po na ang biyaya at ang kahabagan niyo po ay patuloy na sumagana sa buhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy na mamagitan ang inyong banal na dugo sa amin at sa inyo. At hayaan niyong gawin po namin ang lahat sa karangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Dahil sa kanyang pangalan, nagkakaroon ng kabuluhan ang aming pong ginagawa. Dahil po sa kanya, kami po ay lumalagay na rin sa kalalagayan ng pagiging mapalad. Kami rin po ay lumalagay na sa kalagayan ng pagiging kalugod-lugod sa inyong harapan. And all because of Jesus Christ, our faith in Him. Salamat po sapagkat kami po ay nakikinabang sa mga oras na ito ng lahat-lahat ng mga pagpapala na meron ang aming pong Panginoong Hesukristo. At kami po ay may lakas ng loob na humarap sa inyo, hindi dahil sa aming pong dami ng paglilingkod, dami ng nagawa at pagsisikap sa paggawa ng mabuti. Kami po ay may lakas ng loob na humarap sa inyo sapagkat gumawa kayo ng napakadakilang himala sa buhay po namin, higit pa sa mga himalang nakita ng una, ang mga lumakad ang pilay, nakakita ang bulag, kung ang himala na kami po ay makaranas, na kami ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, ang himala na kami ay dating napabilang na makasalanan sa isang matuwid na hukom, ngunit ngayon ay inaari ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat po. Napakaraming spiritual na pagpapala ang aming tinanggap dahil ng aming pakikipag-isa kay Kristo Jesus na dapat naming ipagpasalamat na siya namang dahilan upang kami ay patuloy na sumunod at magsikap na lumaban sa lahat ng mga lalang ng kaaway at mga tukso na umiira sa aming pumbuhay. Salamat po. Puri ng inyong dakilang pangalan, kaya po kami naririto ngayong umaga para mag-aral ng inyong mga salita at patuloy na makilala ang inyong kalooban sa aming buhay at mapaluguran po namin kayo sa paraan, Panginoon, ng aming paglilingkod, sa paraan ng pang-araw-araw po naming lakad sa buhay na ito. Purihin po kayo at nakilain at ang tanging karangalan lamang ay sa pangalan ng inyong anak si Kristo Jesus. Amen at amen. Praise God. Itutuloy po natin yung ating pag-aaral sa Romans chapter 12 verse 9. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Kanina nakita ko po ang Pastor Sam ng Bungo Gapan Mebaisia, Pastor Jeremy ng Pangasinan, DFC Pangasinan. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ang pag-ibig ay maging walang paimbabaw. Kapuutan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Bago sinabi ni Apostol Pablo ang mga katagang ito, binanggit niya muna yung ilang mga kaloob na umiiral sa loob ng iglesia. Ilang mga kaloob na makikita sa gawain ng Diyos at na ibinigay ng Diyos para sa mga mananampalataya. At itong mga kaloob na ito ay maaari nating magamit para ipaglingkod natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya sa ikatitibay nila. At maaari din natin itong magamit para patuloy na hanapin at masumpungan yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yung mga itinalaga ng una pa sa kaligtasan bago pa itataga sa libutan. At pagkatapos sasabihin yung ilang mga kakayahan sa loob ng iglesia at kaloob sa loob ng iglesia, may paalala si Apostol Pablo na ang pag-ibig ay maging walang paimbabaw. Nais niya na iparating na kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi kinakailangang may hypocrisy o paimbabaw.
naglilingkod tayo, tama ang maglingkod, pero yung paglilingkod natin ay kalakip ng ilang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At yung mga nakaraan ay pinag-usapan po natin, does serving the Lord is enough? Ang paglilingkod ba sa Diyos ay sapat na? Madalas na binabanggit yung 1 Corinthians 15:58 na hindi nasasayang ang ating mga pagpapagal at paglilingkod sa Panginoon. Tama po yon. Ang mga paglilingkod natin sa Diyos ay hindi masasayang. Gagantimpalaan niya po yan. Pero, mga paglilingkod na umayon sa terms na hinihingi ng salita po ng Diyos. Ang mga paglilingkod na hindi po nasasayang, yung mga paglilingkod na may kalakit na pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Hindi po pwedeng naglilingkod tayo sa Diyos, kagaya ng napag-usapan natin na nakaraan, pero namumuhay tayo ng walang takot sa harapan ng Diyos. Namumuhay tayo ng may karumihan, namumuhay tayo labas sa kabanalan, at umiiral po ang ganyang maraming klase ng paglilingkod sa iglesia. No? Ibinabala nila yung kanilang dami ng paglilingkod para magkaroon sila ng dahilan para gawin yung pita ng laman, yung kahalayan, yung mga gawain hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya, noong nakaraan, tinalakay natin, kailangan ang paglilingkod sa Diyos ay merong kalakip na takot. Serve the Lord with fear. Ang ating pong pinag-uusapan, that serving the Lord is enough? Hindi po. Kinakailangan ang paglilingkod natin ay merong kasamang takot sa Diyos. Ang sunod natin pinag-usapan noong nakaraan ay kinakailangan paglingkuran natin ang Panginoon sa ilalim ng katotohanan. Gumaganap tayo ng pagbimisyon, gumaganap tayo sa mga paghayo, pero pakatiyakin natin yung ikinakalat natin ay katotohanan. Meron nga akong naririnig na term na ginagamit natin mga Pilipino, no? Eh baka naman humahayo kayo, pero ang kinakalat nyo ay lagim. Kasi payag na ang Diyos na humayo tayo. Payag na ang Diyos na magpakasipag tayo sa pagbimisyon. Yung mga pariseo, di ba, sabi ni Jesus, naglalakbay pa sila, tinatawid nilang mga karagatan eh. Para lang makapandaya ng tao. Yung po nakakalungkot, hindi natin namamalayan, dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Panginoon, ginagamit tayo, nakakapag-mission tayo sa ibang bansa, nakakapag-mission tayo sa iba't ibang mga lalawigan dito sa ating bansa. Pero yung pala, ang ipinapangalat natin ay ebanghelyong makapagpapahamak sa tao. Payag na si Satanas na humayo tayo, pero hindi siya papayag na kasabay ng paghayo natin yung pangangaral ng katotohanan. Hindi, payag na si Satanas na nagagamit tayo sa paglilingkod, pero hindi siya papayag na naglilingkod tayo ng may kabanalan. Gusto ko pong ulitin yan. Gusto ko pong maging maliwanag sa atin. Hindi natatakot ang kaaway kahit ilang beses pa tayong maglingkod at gumanap sa mga tungkulin. Ang ikinatatakot niya, yung gumaganap tayo sa tungkulin, nadala natin ang katotohanan at dala natin yung banal na takot sa Panginoon. Alam niyo ba, minsan, nagpaalala nga si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ganito ka kaselan yung mga unang alagad pagdating sa katotohanan. Sabi ni Apostol Pablo sa Galacia, Kapitulo 1, sa talatang 7 hanggang 8, na ito'y hindi aming ibang ebanghelyo, kundi merong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, yung dala namin ay hindi ibang ebanghelyo. Pero merong mga nangangaral sa inyo ng ebanghelyo, gospel din, pero iba yon sa aming ipinangaral sa inyo. Yun ang nakakalungkot. Gospel din ang tawag ng mga mangangaral. Good news din. Jesus din yung kanilang sinisigaw. Pero merong sinasabi sa 2 Corinthians chapter 11, verse 4. Sige nga, puntahan po natin. Hindi po porket Jesus ang ipinapangaral sa atin, eh maniniwala agad tayo. Sabi po ng 2 Corinthians 11:4.
sapagkat kung paparito ay mangaral ng ibang Jesus. Isipin niyo po, nung panahon ni Apostol Pablo, merong mga nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral. O kung kayo nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi niyo tinanggap, o mag-ingat tayo, maraming mga professing pastors, teachers, evangelists sa panahon natin ngayon, they claim that they are filled by the Spirit of God. Pagka may gawain, sinasabi nila, nandito na ang Espiritu ng Diyos. Kumikilos siya. Tapos makikita natin yung mga tao, nagwawala, naglulupasay. Ang banal na Espiritu, kilala siya sa kaloob ng self-control. Kaya mag-iingat po tayo. Sabi, kapag tumanggap kayo ng Espiritu na hindi naman kagaya ng sa Espiritu na tinanggap natin galing sa mga apostol, aba, ingatan nyo ang sarili nyo sa mga bagay na yan. Di bali nang makatanggap ka ng isang peking bagay, naloko ka sa tindahan. Huwag ka lang maloko sa bagay na mga spiritual. Di ba napakasela natin? Bumibili ka ng cellphone, totoo ba to? Bumibili ka ng relo, ayan ba? Totoo ba yan? Genuine ba yan? Pero bakit pagdating sa spiritual na bagay, napakadali nating tanggapin kahit na hindi natin sinusuri? Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 8, balikan natin yung Galatians chapter 1. Datapot kahimat kami. Isipin nyo, si Apostol Pablo kahit bumalik daw siya sa Galacia, dumating na siyang minsan, at pagka bumalik siya, na iba na yung aral niya kaysa sa nang una, huwag na daw siyang tanggapin. Si Apostol Pablo po yun, ha? Misan, nakakita lang tayo yung pastor na to. Dumating ang liwaliwanag ng mukha niya. Tignan niyo po yung sumunod na salita. Ito na yung lingkod ng Diyos kasi nagliliwanag ang kanyang mukha. Mag-ingat kayo, ba kapatid? O isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Kapatid, wala sa itsura yan sa panahon natin ngayon. Si Satanas, kaya niya mag-anyong anghel. Kaya niya maging mukhang pogi. No, kapani-paniwala. Pero, kung hindi kagaya ng mga unang aral na inaral sa atin ng mga apostol, huwag niyo pong tanggapin anathema. Ang ibig sabihin ng anathema, hayaan niyo silang mapahamak. Kahit si Apostol Pablo pa kumatok sa bahay natin, aba, si Apostol Pablo, pasok po kayo. Hindi po. Kahit na ikaw si Apostol Pablo, kung iba ang aral na ituturo mo sa amin, kaysa na ng unang inaral mo sa amin, hindi ka namin tatanggapin. Napaka-asela nila pagdating sa tamang aral. Hindi nila hinahayaan na maglilingkod sila sa Diyos kasabay ng kasinungalingan. Kaya, lalo na sa ating mga lingkod ng Panginoon, sa lahat ng mga kapwa ko nangangaral ng salita ng Diyos, payag ng kaaway na gamitin tayo sa ganitong platform at makapangaral tayo at marami ang nakikinig. Kasi nakikita ng kaaway, isipin nyo, Facebook Live, edi mas marami tayong maipapahamak na tao kasi mas maraming nakakapanood. Pero hindi papayag ang kaaway na makapangaral tayo o makapaglingkod tayo na ipinapangaral ang katotohanan. Merong isang klase ng pangangaral ng kasinungalingan eh. Yung ganito pa pong uri ng kasinungalingan. 2 Corinthians 4:2. Bagkus tinanggihan namin ang kahiyahiyang mga bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man ng mga daya ng salita ng Diyos. Kung di sa pagpapahayag ng katotohanan, ipinagtagubilin namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Sabi po, pakinggan niyo po yung sinabi, hindi kami nagsilakad ng may katusuhan, ni nagsigamit man ng may daya ng salita ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin na gumamit ng may daya ng salita ng Diyos? Ang ibig sabihin po noon, gumagamit ka ng mga salita ng katotohanan, pero hindi mo ipinamumuhay yung mga katotohanang ipinapangaral mo. Kanina po, nangangaral ka pero hindi totoo. Pero sabihin naman natin nangangaral ka ng totoo, pero hindi mo naman ginagawa. Ang tawag po ni Apostol Pablo doon ay pandaraya, pagtuturo na may katusuhan.
Totoo nga yung sinasabi mo, meron po akong kilalang ganyan eh, kabisado ang buong Biblia. Pero napakabilis magalit. Ano? Napakabilis magmura. Eh, napakabilis na mapuot sa kapwa. No? Mga kapatid, pagka sinasabi nga ipinapangaral ang katotohanan, ito po ang sunod na sinabi ni Pablo. Kung di sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Isipin niyo po, kaya nilang irekomenda yung kanilang sarili pagkatapos nilang ipangaral ang katotohanan. O ganito po yan, mangangaral sila ng truth, yung mga apostol. Tapos kahit tumira sila sa bahay ng mga pinangaralan nila, masasaksihan ng mga titirhan nila yung katotohanan ipinapangaral nila. Hindi yung pagkatapos ipangaral ay hindi mo kaya ipagtagubilin yung sarili mo. Kaya yung iba, ayaw natin na yung mga miyembro tumatagal sa loob ng simbahan. Ayaw natin na nakikita, bumibisita sila sa mga bahay natin. Sino po dito? Naiirita tayo pag binibisita tayo ng mga miyembro. Yung mga manggagawa, ayaw nating patirahin sa loob ng ating mga iglesia. Kasi makikita nila yung mali nating mga gawa na pagkatapos nating mangaral, ay hindi nakikita sa atin yung mismong ipinapangaral natin. Kaya po, itong sila Apostol Pablo, sabi nila, pagkatapos naming mangaral ang katotohanan, ipinagtatagubilin. Kaya namin i-recommend yung aming sarili sa mga miyembro. O di panoorin nyo kung paano kami mamuhay, masasaksihan nyo kaparehas din ang aming pong inaaral. Ngayon po, ano po ang sumunod na kalakip ng ating paglilingkod? Ang isang nakakatakot na tagpo sa buhay natin ay yung naglilingkod tayo na puno ng reklamo, puno ng kalungkutan. Kaya kinakailangan, we must serve the Lord with gladness. Tatlo na po ang ating pinag-uusapan. Serve the Lord with fear, serve the Lord in truth, and serve the Lord with gladness. Kailangan ay mapaglingkuran natin ang Diyos ng may kagalakan. Hindi yung naglilingkod sa Diyos, pero ang dami mong tanong. Naglilingkod ka sa Diyos, pero nabibigatan ka. Puno ka ng kalungkutan sa puso. No, nagsisisi ka, bakit ka pa naglilingkod? Eh sana, nasa sanlibutan ka na lang. Parang yung mga Israelita, nagsisisi silang pinalaya sila ng Diyos sa Egypto eh. Mas mabuting bihag na lang daw sila. Merong mga nakapag-aral ng Bible school, o kaya naman nagpasyang maglingkod. Iniwan yung dating buhay, iniwan yung trabaho, iniwan yung pag-aaral, nagsisisi. Ba't ko pa iniwan yung pagtatrabaho at pag-aaral ko? Sayang lang. Isipin mo yon, sasabihin mo sa harapan ng Diyos yung pinangihinayangan mo yung pagpapasya mo maglingkod. Nasabi ng Deuteronomy 28:47, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos ng may kagalakan, ito po sabi ng Panginoon, dahil hindi ka naglingkod sa Diyos ng may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay, kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo. Isipin niyo po yon. Sa kabila ng mga kasaganaan na tinanggap natin dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus, pag-aaring matuwid, regeneration, sanctification, adoption, yung hope na naghihintay sa atin sa langit na bayan, yung inclusions ng blessing na tinanggap natin because of our Lord Jesus Christ, tapos maglilingkod tayo ng puno ng reklamo, ibibigay ka ng Diyos sa iyong mga kaaway. Yun ang napakasakit. Isipin niyo, maglilingkod ka, tapos ang dulo lang ng iyong paglilingkod, sa kaaway ka lang din mauuwi. Ibibigay ka ng Panginoon sa iyong sa kanyang kaaway, sa kampon ng kadiliman, kaduluduluhan, talo ka rin. Kaya yung sinasabing, ang ating mga paglilingkod hindi nasasayang. Kapatid, merong paglilingkod na nasasayang, yung paglilingkod ng may kalungkutan, yung paglilingkod na wala pong kagalakan. Tignan niyo po si Apostol Pablo sa Filipos 4:4, alam nating lahat ito eh. Marami sa atin ang may alam nito. Mga galak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko. Lagi kayong mga galak, kayo, mga galak kayo. Paulit-ulit sinasabi ni Apostol Pablo na rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Kailan sinabi ni Apostol Pablo to? Sinabi niya nung panahon na siya'y nasa bilangguan.
Parang wala nang dahilan na sabihin niyang magalak sa paglilingkod. Sinabi ni Apostol Pablo to habang dumadaan siya sa magkabilang mga pagsubok. Pero dahil meron siyang mga pinangahawakang katotohanan, mga katotohanan ng pagpapala na tinanggap dahil kay Kristo Jesus, sapat na dadaig sa anumang pagsubok at suliranin na pagdadaanan natin sa buhay na ito, hindi siya dinaig ng lungkot. Bagkus, siya pang nasa bilangguan ang nag-i-encourage na maglingkod kayo ng may kagalakan. Maglingkod kayong palagi. Hindi sinabing mga galak kayo ng sa sitwasyon lang na maganda. Kapag ka may pagsubok, may dahilan na kayo para malungkot. Hindi po ganun. Mga galak kayong palagi. Inuulit ko, mga galak kayo. Mga kapatid, bakit marami sa atin nawawala na ang sigla sa paglilingkod? Bakit marami sa mga naglilingkod sa Diyos sa mga panahong ito na panghihinaan na tayo ng loob? Kabigatan na sa atin, pasani na sa atin yung maglingkod. Pero noong mga unang panahon ng paglilingkod natin, ang saya. Pero bigla na lang naging mabigat at ikinalulungkot na natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit po nauwi sa ganun? Dahil ang totoo, ang ini-enjoy natin, yung nakikita natin yung sarili nating naglilingkod tayo. Ang ini-enjoy natin yung dami ng ating paglilingkod. Yung ini-enjoy natin yung galing ng ating paglilingkod. Kapatid, para patuloy kang mag-enjoy sa paglilingkod sa Panginoon, you must continue to enjoy the finished work of our Lord Jesus Christ. Ang kinakailangan nating i-enjoy at patuloy na pakaisipin ay yung paglilingkod at natapos na ginawa ni Kristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo. At yun yung patuloy na tutulak sa atin para maglingkod ng may kagalakan, yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Manahan tayong palagi sa presensya niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Manahan tayong palagi sa mga aral ng biyaya ng Diyos, dahil yun ang magbibigay sa atin ng sigla kung bakit tayo magpapasya na patuloy na maglingkod ng may kagalakan sa Panginoon. Sabi ng isang awit, Psalm 16:11, "In your presence, there is fullness of joy." Bakit naglilingkod tayo ng may kalungkutan? Bakit naglilingkod tayo na puno ng reklamo? Kasi naglilingkod na tayo labas sa presensya ng Panginoon. Pero kapag tayo ay naglilingkod at ang presensya ng Panginoon ang pumupuno sa atin, mararamdaman niya ng mga kapwa musicians, mararamdaman niya ng mga kapwa nag-i-evangelism, mararamdaman niya ng mga kapwa kasama mo sa Bible study, puno ka palagi ng kagalakan. Kagalakan galing sa Panginoon, hindi yung kagalakan dahil may bago lang sapatos. May kagalakan kasi bago yung cellphone. Kagalakan kasi katatapos lang mag-basketball. Kagalakan kasi nabigay yung hilig. Hindi, kagalakan na ang source ay ang presensya ng Panginoon. Masesensya ng mga kasama natin. Pero meron ba kayong mga kasama na para bang hirap na hirap maglingkod? Gumaganap, pero ang bigat kasama. Puno ng kabigatan yung kanilang ginagawa. Kasi they are out in the presence of God. Kaya kung naglilingkod tayo sa Panginoon, pakatiyakin natin that we are always in the presence of the Lord. Because in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Amen. Sabi po ng Philippians chapter 3 verse 9, verse 8, sabi ni Paul, "At hindi lang iyan, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga." Nasa loob ng bilangguan si Pablo. "Kung iahambing sa pagkakilala ko kay Kristo na aking Panginoon, itinuring kong parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo at ako na may maging Kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo." Ang laging binubulay-bulay ni Apostol Pablo ay ang ating Panginoong Jesus at yung kaloob na galing sa Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus.
The more we see Christ, the more we know Him, the more we will enjoy serving the Lord. Hindi yung nakikita mo, yung ginagawa mo, ang lagi mong pinapansin, kamusta yung buong maghapon ko? Ilang points kaya kung pupuntosan ko yung sarili ko, kamusta kaya yung galing ko sa paggawa? Hindi yon. Ang lagi mong bulayin yung kagalingan ng Panginoon sa buhay mo at makikita mo, magre-reflect na lang yon. Makikita mo yung kagalingan sa paggawa at kagalingan sa paglilingkod. Bakit tayo nalulungkot sa paglilingkod? Bakit marami sa atin kabigatan na sa atin ang pagganap sa gawain ng Panginoon? Kasi ang hinahangad natin yung earthly reward. Kapatid, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, ang tignan natin yung heavenly reward, yung makalangit na gantimpala, at merong itinakda ang Diyos na tamang panahon na gagantihan niya tayo. Kapatid, yung nagtatrabaho na kinsenas katapusan ng sahod, hindi pa pwedeng magreklamo eh halimbawa, June 7 pa lang, na nagre-reklamo na yan dahil wala siyang sahod. Kinsenas katapusan nga ang usapan eh. Ganon din sa Panginoon, huwag kang magreklamo kung para bang ang tagal-tagal ko nang naglilingkod, bakit wala pa rin kaming church building? Ang tagal-tagal ko nang naglilingkod, bakit wala pa rin akong sasakyan? Ang tagal ko nang naglilingkod, bakit wala pa rin ito? Eh, hindi naman yun ang terms na ibinigay ng Panginoon sa atin eh. Ang sabi niya, maglingkod kayo at sa takdang panahon. Galatians 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon tatanggapin natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Bakit ginamit yung salitang hindi susuko? Marahil yung mga kapatid sa Galacia, naglilingkod sila, pero ang kapalit ay pagsubok. Naglilingkod sila, pero puno ng pag-uusig. Naglilingkod sila, pero puno ng kahirapan. At marahil dumarating yung panahon na nagre-reklamo na rin sila. Naglilingkod tayo sa Panginoon, pero puro hirap na lang. Eh kapatid, ano ang pangako ng Panginoon? Meron siyang takdang panahon. Huwag tayong tumingin, huwag nating sukatin, eh bakit yung ibang fellowship, pinagpala sila. Merong dahilan ang Diyos kung bakit binigay sa kanila ng Panginoon yon. Merong alam ang Panginoon kung paano niya i-orchestrate lahat ng gawain dito sa lupa na para sa Kanya. At kung ito lang ang ibinibigay ng Panginoon sa atin, magalak na tayo doon dahil ang mahalaga, nakilala natin ang Panginoon at nagagamit tayo sa Kanyang gawain. At ang totoo niyan, dakila ang gantimpala ng mga naglilingkod sa Kanya na ginawa yon ng lihim at ginawa yon ng may kagalakan at ginawa yon ng para lang talaga sa Panginoon. Kaya yun ang nagbibigay sa atin ng kalungkutan eh. Yung naglilingkod tayo na ang inaasahan natin ay yung mga reward na panlupa. Opo, nagpapala ang Diyos sa mga pagpapalang panlupa. Salamat. Nakakailanganin natin sa buhay na ito. Pero iba pa talaga yung pagpapala, yung reward na tinatawag. Yung mga pagpapalang binibigay sa atin dito sa lupa, buli na lamang ko, huwag nating itratong reward. Kasi kapag trinato mong reward yan, magtatapos na yan doon. Pero kapag ka pinagpala ka ng Panginoon at hindi mo trinatong reward yan, kung di ipinagkatiwala ng Diyos, para lalo ka pang magamit ng Panginoon, ipapagamit mo yung blessing na tinatanggap mo. Kasi kapag ka-reward, nilalagay na yan sa cabinet. Diba? Yung ibang ang tumatanggap ng mga award, sinasabit sa pader, naka-display na lang yan eh. Kasi reward nga eh. Pero pag sinabing pagpapala na tinanggap sa Diyos na para magamit ulit sa Kanyang gawain, hindi mo itinuturing reward yon. Ang reward mo ay talagang, ang inihintay mo na reward ay yung nandoon sa langit na bayan, yung ibibigay ng Panginoon sa atin sa araw ng paghuhukom. Kaya purihin ang Panginoon at ang panguli, serve the Lord alone. Hindi kinakailangang naglilingkod tayo, pero pinagsasabay-sabay natin. No? At madalas, pangalawang mas mahalaga lang ang Panginoon. Serve the Lord alone. Kung maglilingkod tayo, Matthew 6:24, siya lang talaga ang paglilingkuran natin. Amen? At huwag nating hayaan
na kung meron man tayong ibang kinaaabalahan ay nagiging dahilan na yon para hindi natin talaga magampanan yung ating tungkulin para sa Panginoon. Serve the Lord Jesus alone. Salamat sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, sa ngalan ng inyong anak na si Kristo Jesus, salamat po. Hayaan nyo na patuloy kaming mapuno ng kaunawaan, karunungan na nagagaling po sa inyo. Upang sa gayon, patuloy po namin kayong masunod at makita ang aming sarili na nasa ilalim ng inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa anumang lugar sa buong mundo na nakakapanood nitong pag-aaral po ng inyong mga salita. Kayo po ang patuloy na magpala sa lahat ng kanilang kakailanganin para sa gawaing paglilingkod, para sa patuloy na pagsunod sa inyong kalooban, at para sa paglilingkod na kalakip ng mga bagay na amin pong napag-usapan. Paglilingkod ng may kabanalan at may takot sa inyo. Paglilingkod ng may kagalakan. Hallelujah! Paglilingkod sa ilalim ng katotohanan. At ang paglilingkod, Panginoon, na tanging kayo lang ang amin pong pinaglilingkuran. Maraming salamat po. At ang papuri ay tanging sa aming Panginoong Jesus lamang. Pinagpapala ko po ang lahat ng mga ginagamit nyo po sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. At kayo po ang patuloy na magbigay ng kapangyarihan sa kanila. Sumasaganang pagsama. At marami po ang mapagpala sa programa pong ito at tumibay sa mga sa pananampalataya. Lalo po't kami ay nasa huling mga panahon na kailangan namin ang pagtutuwid ninyo. Kailangan namin, Panginoon, ng mga salitang susuway sa aming pong mga maling gawa. At masumpungan po kami ng walang kapintasan bago sa inyong muling pagbabalik. Salamat po. Sa tulong lamang ng Holy Spirit, kami po'y umaasa. Salamat po kayo, patuloy na maparangalan at maitaas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Amen at amen. Pagpapala po ng Diyos ay sumagana sa atin. God bless you po. Sa Diyos ang lahat ng papuri.